karamihan sa mga narinig ko nung buntis ako about labor were all negative. Like, for example, masakit daw mag-labor. Pinakamahirap na part ang labor. And also, ang tagal nilang nag-labor, ganon. So, in this video, let's talk about what are the things you need to know about labor, plus kung how it feels like to be in labor. Hi, mommies! Thank you very much for watching and supporting my channel where sinishare ko yung experiences ko bilang first-time mom as a wife, plus yung very positive experience ko with labor and delivery based from hypnobirthing. Mommies, by the way, if you want to watch more of my videos, siguro it would be best if you click on my name dyan sa baba, tapos is click nyo yung video and then scroll nyo. Nandun lahat yung videos ko. So, anyway, let's talk about what are the things you need to know about labor. So, first one, mommy, is ang labor daw is hindi siya isang nangyayari dahil meron kang sakit or you are injured. It is happening because your body is doing exactly what it needs to do for you to be able to deliver your child. Ibig sabihin, nagwo-work ng maayos yung katawan mo. Parte ng panganganak mo ang labor. So, the more that you are going to feel yung intensity ng contractions, it means you're closer to that part where makikita mo na yung baby mo. So, mommies, kapag nagli-labor ka, your best reaction should be your eagerness and yung i-look forward mo na magkikita na kayo ni baby. Dapat ma-excite ka na magkikita na kayo ni baby versus yung kinakabahan ka. And also, if there are people who are telling you na ang sakit mga anak or napakasakit mag-labor and anything, just ignore them. Dahil kwento nila yon, iba yung sayo. Dahil sayo, you are going to have a positive labor and delivery because you will do whatever it takes to make it happen. Diba? And also, kapag ka kinakabahan ka na and sa tingin mo hindi mo kaya, ganyan, ang isipin mo, mommies, kaya mo because you are a woman. You are a woman, your body is designed to bear a child and to deliver it. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo in that moment, it means it's just a part of your birthing, beautiful, positive birthing experience. Next thing that you need to know about labor, mommy, is that hindi tuloy-tuloy ang pag-contract ng abdomen mo. Ibig sabihin, meron kang rest time. So, habang lumalapit na yung panganganak mo, your contractions become stronger, longer, and more frequent. Pero, one thing that you need to hold on to there is that meron kang rest time and you're supposed to use that rest time for you to be able to rest and gain all those strength and positivity for you to be able to use it by the time na iiiri mo na si baby. And last thing that I want you to know about labor, mommy, is that there is a way for you to be able to relieve the surges or the contractions that you are going to feel kapag nagli-labor ka. Ibig sabihin, pwedeng-pwedeng magkaroon ka ng positive na labor. How? You can do it by means of having a positive mindset, deep breathing, very effective yun sa akin, yung deep breathing. Alam nyo, mommies, yung ginawa ko nun was every time meron akong nararamdaman na contraction, sasabayan ko ng pag-deep breathe in through my nose and then i-release ko through my mouth. And paulit-ulit lang yun ng ginagawa ko. And yes, nung tinuturo yon dun sa mga napanood ko sa mga hypnobirthing, kasi sa hypnobirthing nun, na nung pinag-aaralan ko yung hypnobirthing, wala naman talagang isang buong tutorial about hypnobirthing na napanood ko. I've just been searching and searching, and pare-pareho yung sinasabi doon na deep breathing can really help para ma-relieve yung panganganak. And nung time na-experience ko na during my labor, sobrang effective siya sa akin yung habang, yun nga yung uulitin ko, yung habang meron nagko-contract, hihinga ka ng malalim, tapos magdi-deep breathe out ka pagkatapos nun. It is very effective, mommies. And alam nyo, sa sobrang effective niya, yung sister ko, hindi siya makapaniwala na ganun yung tolerance ko sa pain. Dahil nung dalaga ako or nung hindi pa ako nabubuntis,
ilang beses na na-experience ko yung dinala ako sa ER, sa hospital, dahil lang sa dysmenorrhea. Dahil hindi ko ma-take yung feeling nung dysmenorrhea ko na kailangan ini-inject ako ng pain reliever para mawala na yung ka-OA-yan ko pag nagdi-dysmenorrhea ako. But nung nagli-liver ako, which is sabi nga nila, sabi nung doctor ko, labor, oo, pero eto ha, huwag ninyong i-feel masyado na matakot kayo. Pero according to my doctor, delivery, yung panganganak daw, it feels like 20 fractured bones. Ganon daw yung pakiramdam. Pero tingnan nyo ako, na parang na-prove ko na, ah hindi, pwede, kaya kong magkaroon ng positive labor and delivery. And I did everything that I could to make it happen. And it did happen to me. So, mommies, katulad ng lagi kong kinocomment sa ibang mommies, ha? Kung kinaya ko at kinaya ng ibang mommies, alam nyo, mommies, ang liit ko, promise. Tapos, malaki yung baby ko, almost 3, actually, 3 kilograms siya, 2.95, 3 kilograms yung baby ko. So, alam nyo yung akala nila hindi ko kaya. Akala ng family ko I will be having cesarean delivery. Kasi nga, maliit ako plus ang laki ko nung nagbuntis ako. Nung yung manas ko sobrang laki. Ang laki ng tiyan ko. Inabot ako ng 73 kilograms nung buntis ako. Ganun kalaki ang inabot ko. So they were thinking na baka masi-CS ako. Pero based from what I've learned sa hypnobirthing na in-apply ko lahat nung manganganak na ako, like yung positive mindset, trying to be strong, to be calm, and listening to birthing affirmations, lahat yun, mommies, very effective talaga siya. You just have to commit yourself, make a commitment that you are going to do whatever it takes to make your labor and delivery a positive one, and it will manifest on you just like it did sa akin at sa ibang mommies. If you see yung ibang mga videos ko, mommies, nilagay ko doon yung mga comments ng napakaraming mommies na dati isa lang, dalawa, ganyan. Pero napakaraming mommies na nagsasabi na na-try nila yung mga ginawa ko and it did manifest on them. So I hope and I pray and I claim that kayo din, ikaw na nanonood, you are going to have a positive labor and delivery. Now, pag-usapan naman natin how it feels like kapag ka nagli-labor ka. So, mommies, based from my experience, ang labor na naramdaman ko noon was yung parang dinidysmenorrhea lang din. Pero, yung sumasakit yung sa puson ko, na nagraradiate hanggang sa likuran ko. And also, meron din akong feeling na yung sa pepe ko, parang namamaga siya, ganyan. So, siguro, yun yung ang reason doon is because nagda-dilate na yung cervix ko, ganyan. So, lumalaki na siya, ganyan. And also, nung super lapit na akong manganak, napupoops talaga. Yun yung pakiramdam ko. And, oh, by the way, mommies, ha, pwede nyong ma-practice yung magic ng deep breathing by me. Ngayon, kahit hindi pa kayo nanganganak. Hindi ko sinabi kung umiri na kayo ngayon, ha. Pero, i-practice nyo kapag nagpo-poop kayo. Ang gawin ninyo is, kapag magpo-poop kayo, subukan ninyo, yun yung ginawa ko nun, subukan ninyo na palabasin yung poop nyo by means of deep breathing. So, like, gaganon ka lang ng paulit-ulit and kalmado, ganyan. At first, parang parang ang awkward, ganon. Pero, super effective siya. And, so, hindi nyo iiire. So, ihihinga lang kayo and just paulit-ulit na hihinga lang kayo. And I promise, mommy, as in, ma-achieve nyo yun, yung lalabas siya ng kusa talaga. Sabi nga nila, dun sa isang napanood ko sa hypnobirthing, childbirth is just like having a massive poop, which is totoo. Nung time na uiiri na ako, parang yung sobrang taing-tae yung feeling mo na kailangan mong ilabas, ganon. May trivia pa ako. Sabi nga nila, kapag ka nanganganak ka, actually, pwede mong ilabas yung baby mo without even
kahit na hindi ka umire, by means of yung sa deep breathing lang, lalabas daw ng kusa. Pero ako noon, hindi ko na, hindi ko na-achieve yun kasi first time ko, but I did have a positive labor and delivery, pero hindi ko na-achieve yung sinasabi dun sa ibang napanood ko na pwede mong mailabas yung baby mo na hindi mo kailangang i-push na ganon, yung by means of breathing lang, ganon, lalabas na daw siya. Katulad ng gagawin mo after kang manood ng video na to, I am going to challenge. Ito, kakaibang challenge. Sumama sa inyo, mommies, ha? I hope you take this challenge. And if naging effective sa inyo, please mag-comment kayo dyan para makapag-communicate naman tayo at happy tayong lahat na ma-prove na effective talaga yung deep breathing technique na yon. Okay? So, yun lang, mommies. Thank you very much for your time. I hope talagang goal ko talaga is to empower all of you and to make you all believe that you are going to have a positive labor and delivery. Kahit pa ulit-ulit ako, pagtiyagaan niyo na ako kasi ganun ang ginawa ko sa mga pinanood ko, pinagtiyagaan ko. Pero nag-manifest sa akin yung positive labor. And it feels great to be a mother, mommies. Alam niyo, mas grabe yung feeling kapag kasama na kayo ng baby ninyo. And yon, sobrang happy ako to share my birthing experience with you and also yung journey ko sa motherhood. Yun lang, mommies. Let's all be positive. Think of empowering other mommies. Plus, huwag tayong maging bullies.